natin ngayon that you're not romantically related or linked to each other. Klaro sa akin yung pagiging magkaibigan ninyo. Pero itong tanong, kumusta ang lagay ng inyong mga puso? Ikaw, Buboy. Ang hirap din ito, Boy. Siguro ngayon, baka po, totoo, ang hirap din po na parang, nakafocus ako sa dalawa kong anak. Pero tinitignan ko rin yung sarili ko rin. Parang minsan pag kumikinaw sa salamin na parang, ang sarap ng parang may magkikare din sa'yo. Yung gano'n. Na-miss ko lang po yun. Okay. I get that. But you have two children. Opo, you've been single for 5 years. Yes. You're okay, pero may mga pagkakataong... may miss. Pag umuwi ka sa, di ba, pag umuwi ka, walang minin dati. Pero walang nagpapatibok na yung puso ngayon? Wala po. Jella, ikaw? Tito Boy, parang parehas kami kasi ako, parang after ng mga naranasan ko, na-realize ko na kumpleto ako. Parang mas sumaya yung life ko. Sobrang thankful ko na naghiwalay kami dati. Yun talaga yung lagi ko sinasabi. Kasi totoo yun eh. Yun yung talagang nararamdaman ko eh. Kahit wala akong partner ngayon, kumpleto po ako. Friends, family, mga pets ko, lahat. Pero minsan nga, may isip mo naman yun na parang, Lord, kahit konting kilig lang. Kahit gano'n. Siyempre, di ba? Minsan may isip mo naman. Pero hindi naman lagi. Pero wala po. Wala akong kung minsan. Magbabahagi ka, Buboy, ng leksyon na may kinalaman sa buhay at pag-ibig sa iyong mga anak, ano yung sisiguraduhin mong hindi malilimutan ng iyong mga anak? Siguro po yung respeto. Yun lang po ang kaya ko pong sabihin para sa kanila. Na wag nilang kakalimutan sa sarili nila yung salitang respeto. Where is this coming from? Itong respect, itong pagmamahal, saan ka nagkulang? Saan ka sumobra? Siguro masabi ko, Tito Boy, ano kasi po ako eh, workaholic. Okay. Parang gustong-gusto ko, ayaw ko pong natatabay sa bahay. Gusto ko po talaga nagtatrabaho. Gusto ko yung... So at dahil dyan? At dahil dyan, siguro may nawala dahil hindi ko naibigay yung pinakatay. Pero yun talagang buhay, Tito Boy. Kailangan mong mag-choice, kailangan mong mamili. Hindi pwedeng mag-stay ka doon. Hindi mo kailangan mag-stay sa isang box. At ang pinili mo ay? Ang mga anak ko. Kasi silang mundo ko eh. Yun. Respeto ang leksyon na hindi mo malilimutang ituro sa iyong mga anak. Huwag nilang kakalimutan hanggang sa tumanda sila. Respeto ang kasunod nun. Trust. At ang susunod nun, love. Baka yun. Baka yun. Triangle offense. Yan na po yun. Ikot-ikotin. Push ko lang ng konti, Buboy. Okay. Halimbawa, ang dalawang anak mo, ang isa 6, ang isa 4. Siguro mga about 10 years from now, babalik lang ng konti ang mga anak mo at sasabihin, bakit hindi tayo kumpleto? Anong sasabihin mo sa kanila? Ang hirap ito, Boy. Mahirap, mahirap. Kasi, sorry, Gia, sorry. Kasi ano po ako eh, broken family din ako, di ba? Parang sinabi ko yun dati na, kala ko sa usapan natin to. Hindi po dito, Boy. Parang ang hirap na shucks, pagbata pinag-uusap. Na sinabi ko sa nanay nila na laban tayo, gano'n. Pero may nangyayari talaga, parang hindi ko po masabing God's will, di ba? Pero kung ito man po yun, kailangan ko po siyang yakapin. Hindi lang po talaga ako tumitigil sa pagpipray, Tito Boy. Anong pagkakamali mo ang binago mo? Siguro po, Tito Boy, mas nag-mindset ako. Mas tinignan ko yung dapat na oras na ibibigay ko. Okay. Mas nagkaroon ako ng plano. Thank to Yorme, of course. Okay. Siya yung nagmulat sa akin na parang, shucks, kaya ko rin yan. So issue ng time? Issue ng time, Yorme.